goodie guys, and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, yes, panibagong video na naman i-share ko sa inyo. But this video guys, sa Honda Scopee, ay naka-experience ng hard starting, o hirap siya ang pandarin. Kapag ang motor natin nakatambay, alam na natin na kung ano problema ng kanyang motor, kundi ang kanyang karburador. Para mapapilis natin ang trabaho, ay kailangan paklasin natin ang kanyang U-box at ang kanyang upuan. Kaya, magic na natin. So ito na guys, na nabaklasin natin ang kanyang U-box, kanyang upuan, at pati na rin ang kanyang battery. So, next step is tatanggalin na natin ang kanyang karburador. Since ito daw ay nakatambay, no, kaya naka-experience si Bossin ng hard starting at may ilang-ilang padjak ay ayaw talaga umandar. Kapag ito sa scenario, no, alam na natin kung anong problema ng kanyang motor is nagkaroon ng pagpanis sa kanyang gasolina mismo sa loob ng kanyang karburador. Kaya, ang suggest ko kay Bossin is need natin siyang linisin at baklasin ang loob ng ating karburador. So, yun guys, no, yan lang po ang susi para mapaandar natin uli ang kanyang motor. Kapag yung motor ay almost 1 month naka-standby, kasi sabi ni owner guys, no, almost 1 month daw nakatambay ang kanyang motor. So doon nung pinag-aaral na ito, kasi nagkaplano siyang ibenta, ay ayaw na daw umandar. So yun guys, no, next step ay tatanggalin natin ang kanyang throttle cable. Pagkatapos ng kanyang throttle cable ay tanggalin natin ang kanyang buong carburetor kasama na yung kanyang intake manifold, no, para mapabilis ang ating trabaho at hindi tayo mahirapan pang baklasin ang kanyang carburetor. So kapag matanggal natin ang kanyang carburetor guys, ay takpan natin ang butas ng kanyang intake manifold para hindi tayo magkaroon ng problema kung sakaling mahulugan ito ng mga domino o alikabok. So meron tayong nalimutan ang kanyang TPS. So yun, natanggal natin ang TPS guys, no. So ito na ating itsura ng ating buong carburetor kasama ng kanyang intake manifold, you know. Napaka-domino at nagkaroon pa ng moisture sa kanyang gasolina sa kanyang baso. So need natin siya linisin guys, no. So ito na ating carburetor kasama ng kanyang intake manifold. So paghiwalayan na natin siya guys, no. So yun, sa ating carburetor is meron siyang 3 bolt na makikita niyo guys, no, sa kanyang bowl. Okay. So yun ang tumulong kayo sa yun na is nagkaroon ako ng observation, no. So nagkaroon ng unti-unting pagbago sa kulay ng kanyang gasolina. So yun guys, so tingnan niyo. So malapit na siyang mag-yellowish. Ibig sabihin, ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang kanyang motor at hirap siyang mapaandar ni Bossing dahil sa pagkaroon ng pagpanis sa kanyang gasolina. So may possible cause din guys, no, kung bakit nagkaroon ng starting yung mga G-tings ni Bossing is meron siyang mga butas. So sa mga bawat butas natin G-tings sa ating fuel wheel at sa kanyang min-jet is natatakpan yung mga butas, which is napaka-importante para ang ating motor ay accurate ang kanyang pag-andar. So yun, nasa gitna guys, no, yung dalawang poste na yan, tanggalin natin yan at silipin natin ang kanyang butas. Kapag walang butas yan, matik na guys, yan ang problema. Yun o, nagkulay green na ang gasolina ng kanyang bowl. So, kasi guys, malaki na taga ang problema sa kanyang carburetor kung bakit di na kaya paandarin sa motor ni Bossing. Ang motor ni Bossing pala yun. So tanggalin natin ang kanyang minjet, siyempre yung sa kanyang hangin guys, no. So ito yung minjet na sinabi ko guys, no. Check nyo, wala yung butas sa gitna. Yun o, walang butas. So boss, loss, idol, bakit walang butas? Kaya siyempre guys, yung gasolina habang tumatagal, kapag hindi natin na-circulate o napaandar o nagamit ng kanyang makina, ang mangyari, unti-unti yung nagkaroon ng pag-molds or corrosion o ano ba tawag doon, basta unti-unti yung namumuo at tatakpan yung mga butas na possible passage ng ating mga gasolina. Ito yung pinaka-protete guys, no, yan. Kapag walang butas yan, ang mangyayari, walang tamang minor ang ating motor at hindi masayang hirapan na rin. Wala lang siyang minor guys, kapag pinandar natin siya ay namamatay siya. So yun po ang kanyang function, no. So need natin mapabutas yung sa gitna guys, kasi kapag walang butas yun, yun po ang mangyayari. Walang minor, saka kung umandar man is namamatay agad. So natanggalin natin ang ilalim na bahagi ng kanyang carburetor. So next step guys, tanggalin natin ang kanyang takip ng kanyang diaphragm. So dapat linisin natin ang diaphragm guys, no, kasi maaaring manmonitor din natin kung ito ay may butas o wala. At possible din is marami rin mga dumi na nakatambay sa loob ng kanyang diaphragm. So mas maigis, tanggalin natin at para marilis natin ang kanyang part ng kanyang diaphragm. So meron siyang spring, okay, ng diaphragm niya. So sa kanyang diaphragm guys, no, medyo may kakapalan ng kanyang diaphragm. Kamahirap siya, basta-basta na babutas, no. You know, ganyan po kakapal ang kanyang diaphragm. So linisin natin yan gamit din ang kanyang gasolina guys, no. So next step is unahin mo natin linisin ang kanyang floater. So kapag kayo nagdi-DIY, no, kapag nakita niyo itong video kay mas dali lang talaga sa sundan, no. Kasi step by step ang ating pagbaklas at pag-assemble ng ating mga bolt piece na tinatanggal natin sa kanyang carburetor. Amazing.
kapag yung kaibigan or customer or kahit sino pa, sarili mong motor, kapag naka-experience ng pag-standby, almost 2 to 3 months, tapos nung una is umaandar pa siya normally, pagkatapos nung na-standby na siya, 1 to 2 weeks umaandar pa siya, nung kalaunan, kapag yun yung napaandar, yan po ang mangyari guys, no? Hard starting talaga, malala. Kasi nga, yung ulitin ko lang, yung gasoline na guys, unti-unti yung napapanis. Kasi ang ating carburetor is, meron niyang butas. O kumbaga, yun parang labasan ng kanyang hangin. No? So, possible, ang ating gasoline na guys, ay unti-unti siyang mapiktuhan ang kanyang pagka-presko. No? So, doon pa lang, ang kanyang kulay ay nagbabago. Unti-unti nag-yellowish or nagkaroon ng kulay green. Diba? Nakita nyo kanina guys, yung bowl natin, nagkakaroon siya ng kulay green. Pati yung kanyang pagka-pinkish ng ating gasolina, unti-unti rin nagbabago. So, yun lang po ang palatandaan kapag ating gasolina, unti-unti lang mapapanis. Mas maigi yung sa tanke natin, guys, no? Mas maigi, tanggalin din natin ang lahat ng gasolina na nasa loob ng ating tanke kasi isa yun makapikto sa performance ng ating karburador. Once napanis din ang gasolina ng ating tanke, guys, yun din ang mangyari, no? Ang mangyari is, mabaho ang output ng ating tambucho, no? Mapifeel mo talaga na nagkaroon talaga ng pagpanis ng gasolina sa ating tanke. Una, yung carburetor is pabago-bago ang kanyang andar. Makapikto rin sa performance ng ating motor. Hirap din siya maka-start agad. Kasi nga is, yung gasolina na sa ating tanke is napapanis din siya. Mas maigi advice ko sa inyo is tanggalin lahat ang gasolina sa loob ng tanke at palitan rin ng bago. Para fresh talaga ang ating gasolina at hindi na mahirap ang ating carburetor sa pagpaandar. So, pag-pick up ng gasolina sa kanyang combustion chamber. Yan po ang the best na advice ko, guys. No? Kapag yung motor ay naka-experience ng ganyan senaryo, nakatambay, at ayaw nang umandar. So, ito na yung main jet natin, guys. No? Yan, may butas din sa gitna. Silipin natin. Yun, no? Klarong-klarong butas, guys. Kayo na, walang butas yan. Napakadilim, di ba? Yan. So, dyan po dumadaan natin gasolina, guys. No? So, ito naman pinakamaliit na sa hangin natin. Kailangan makapenetrate ng ating cable. No? Kapag hindi nakapenetrate ating cable, guys, asahan natin, walang minor yan. Kung andar man, namatay agad. So, kailangan butasan natin yan. Hanapan natin paraan hanggang sa makalabas ang ating cable o makalusot ang ating hangin. Gamit ang ating compressor. So, kapag ganitong mga scenario guys, no, kailangan natin mahabang pasensya, no? Kasi matagal-matagal din saka natin mapapinitrate yung cable natin. So, tulad na sa video guys, no, gayaan nyo lang yan. Ang ginamit ko ay cable po sa motor, no? Strand po yan ng motor ubo. Kapiraso ng cable ng ating motor. Yan po kasi pinakamaliit saka madaling access para makapasok ang ating G-Things. Ating cable sa G-Things. Okay. So, yun, no? Yan. Malapit na yung makapinitrate, guys, no? So, mas may giis, ibabad nyo siya sa gasolina, no? At least mga 2 minutes. Tapos, unti-unti yan yung ipasok ang cable. Yun, no? Yun, napaka-smooth. Pumasok ng ating cable. Sure po na talaga, guys, na may butas na sa kanyang G-Things. Amazing! So, yun, sisilipin natin yan sa camera, guys, ha? Makukuha ba natin ang kanyang liwanag? Hangin naman natin para for sure talaga wala ng mga molds dyan na nakatambay sa kanyang butas. So, yun, no? Klarong-klaro yung maliit na butas, guys. So, malaki epekto na po yan sa ating motor. Kasi nga, ang epekto niyan, guys, no? Maganda ang andar nating motor at mayroon siyang minor. Yun po ang kanyang contribution. Okay. At maka-mix tayo ng kanyang fuel at saka gasolina na guys. Kasi pag walang minor, hindi tayo makakuha ng tamang mixture sa ating gasolina, sa kanyang air fuel ratio, no? So, mas may guys, habaan talaga natin pasensya, kailangan makuha natin yung butas. Kasi pag once natin nakuha yung butas at pinilit natin i-install yan sa kanyang carburetor, yun ang mangyari guys, no? Back job talaga, malala. So, walang tamang minor at saka mamatay ang ating motor. Yun, ipasok na natin ang kanyang jet. Brake, i-assemble na natin siya, no? Tapos yung kanyang fuel, i-assemble na rin natin. Kung ano ang paraan natin pagtanggal, guys, isa-isa, yun din ang paraan ko paano natin siya ibalik. No, napaka dali lang po talaga magbackla sa symbol ng ating carburetor. Kahit mapa-pram or mapa-piston type, no. So, yun, next step sa kanyang jet, no, ilagay natin sa kanyang floater. Ganyan lang, guys, no? Napakadali lang. Same design lang sila. Ang kaiba lang is ang kanyang diaphragm, no. Yung piston niya is nakadepend sa hangin. So, hindi tulad ng mga piston na naka-cable type is kapag pinipihit mong cylinder, is sumasama siya. Ito is nakadepende lang sa hangin. Yun po ang kaibahan ng diaphragm type na carburetor. So yun, na-install natin kanyang diaphragm, okay. Kanyang floater, next ang kanyang bowl. Back natin ang kanyang tatlong bolt. So yun, ganoon lang po kadali guys. No, huwag nyo sanang kalimutan mag-like at subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Pakipalo na rin ako kung
sakaling nakita mo ang video ito at sa tingin may malaking tulong ito sa pagresolba sa problema ninyong motor. Siyempre, no? Aww. Siyempre, huwag tayong kalimutang i-shout out lahat na nagpa-shout out yan sa baba, no? Lahat ng mga suki natin at lagi nanonood sa ating YouTube at saka Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pagunood at pagsuporta sa ating videos na in-upload. God bless. Yeah! So, yun. Install natin kanya diaphragm, spring. Huwag natin kalimutan yung spring, guys, no? Kasi kapag walang spring yan, hindi tumataas mababa ang ating piston. Tulad lang na, ina-okay na guys, no? So, ilagay natin ang dalawang bolt. Yun. Ganun lang po kadali kung paano i-disassemble ang ating carburetor. So, ready na siya para ibalik natin sa kanyang motor at matest na natin kung naging tama ba ang ating paglinis. Siyempre guys, no? Okay. Sakto lang ba ang ating paglinis? Yun. Babalik ang kanyang piston. Ibig sabihin guys, functional ang kanyang piston at hindi nag-stack up. Amazing! Kanyang throttle. Yan, talagyan ng kanyang cable, yon functional din, no? So, ox na siya guys, at ready na siya, paibalik sa kanyang motor, at matry na natin mapaandar, kung sakali mang hindi andar o maandar ang ating motor, problema malala talaga, may ibang problema ang kanyang motor. So, ilagay natin ang kanyang TPS. Siyempre, ibalik natin ang kanyang buong carburetor. Ilagay natin sa kanyang intake manifold. Okay. Tapos ang kanyang throttle cable, huwag natin kalimutan. Lahat ng mga hose na tinanggal natin guys, tandaan nyo no, may dalawang hose yan. Hose sa kanyang air suction valve. Isa namang hose ay sa kanyang gasolina na guys, no, sa kanyang air fuel cutoff valve, no, yung binabakyon natin para magkaroon ng supply papunta sa kanyang, papasok sa kanyang carburetor. Dalawa yan yun guys, no, na naka-top sa ating carburetor. Dalawang hose yan kapag mga design ng Scoopy. So yan, higpitan natin dalawang nut sa kanyang intake manifold. At siyempre yung throttle cable natin guys, na balik na rin natin, no? So yun, no? Balik na natin dalawang hose. At siyempre na-install na rin natin kanyang cable. Yan. Ano na po, no? Basta kung anong una yung binaklas, yun din ang pinakalas yung kabit. Yan na po ang mga secreto malapit okay. Natin guys, no? Yung mga advices natin, no? Sa mga nagda-DIY at bago pa lang sa ating trabaho. Nagaplano pa lang baklas sa kanyang motor. So, yun po, pinaka-special na advice ko, guys, no? So, yun, no? Tapos na natin may balik ang lahat, guys, no? Cable, mga hose, tapos yung gasolina na, ikabit na natin. Ang kulang na lang ay, siyempre, ibalik na natin ang kanyang battery, no? Para matry natin, paandaran, guys, sana is hindi natin mahirapan. Kung sakaling mahirapan, may possible ang kanyang spark plug, hindi natin palitan or linisin. Pero kapag umandar naman sa agad, so ox na yun guys, no? Loaded na natin linisin na kanyang spark plug. So yun lang guys, no? At least sa mga video nito, dagdag kalamanan sa mga naka-experience na ganito yung scenario, no? Nakatambay kanya ng motor, at syempre naka-experience na hirap andarin. So alam nyo na, anong dapat nyo gawin? Linisin nyo na ang kanyang carburetor. So yun, install natin ang kanyang battery. Yan, okay na siya. So need na natin gawin ay, syempre, pandarin natin guys. Una natin ang kanyang sosie, no? So, ulit ang susi. Sana is kahit mga 2 to 3 clicks lang, no? O mas maigi, isang kick lang. Andar agad. Mandarin natin. So, yun, no? Mandar agad, guys, no? Medyo ulit ay nahirapan ng kaunti. At nagkakaging successful lang ating paglinis ng kanyang carburetor. So, kapag mga unang andar, lalo na mga nakatambay ang ating motor, so, kailangan painitin natin sa kahit mga 2 minutes kasi hindi pa natin sa pwede mapihit. Dala na rin is ang kanyang carburetor at ang kanyang gasolina ay medyo may pagkapanis pa, no? Hindi pa siya napalitan ng mga fresco na gasolina, guys. So, kapag uminit ng ating motor, ay simple saka natin ipipihit at i-revolution para makuha natin ang tamang pwersa ng ating motor. So, yun lang po ang advice ko, no? Kapag maka-experience kayo na medyo may pagka-short sa kanyang pagpihit ng kanyang carburetor. So, yun lang, guys, no? At least, dagdag-ide na naman kapag yung motor ay naka-experience ng ganyang scenario. Uli, kapag umandara siya. So, una natin ulit, guys, at paandarin natin kung magiging one click na ba siya. So yun guys, so umandar na siya, nang ibig sabihin is naging successful talaga ang ating carburetor. Yahoo! So yun lang no, sa araw na ito, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood sa mga videos ko na upload. Siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating poging mekaniko.